Mga idol at kabayan, breaking news! Trending ngayon sa social media ang pag-withdraw ni Baste Duterte sa pagtakbo bilang mayor ng Davao. At ang nakaka-excite ay ang pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte ng kanyang pag-withdraw din sa pagtakbo bilang mayor ng Davao sa darating na halalan 2022. Ano kaya ang kasunod na mga hakbang ni Mayor Inday Sara Duterte? Susundan ba nito ang yapak ng kanyang mahal na ama at tatakbo bilang presidente ng Pilipinas? O ang isa sa inaabangan ng lahat ang pagtakbo bilang vice-presidente sa ilalim ni Ginoong Bongbong Marcos? Yan ang balitang aking pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ayon sa pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte sa kanyang official Facebook page, and I quote, "Ngayong hapon, winiwidraw ko ang akong kandidatura sa pagka-mayor ng Davao City. Si Vice Mayor Baste ang papalit sa akin, si Attorney Melchor Hintain ang nominado naman sa pagka-vice alcalde. Ito lamang po muna, maraming salamat po." Anko. Naku mga idol at kabayan, kung inyong napuna ang kanyang mga salita, posibleng merong pasabog si Mayor Inday Sara Duterte na dapat nating abangan hanggang 15 ng Nobyembre 2021. Kung kayo ang tatanungin mga idol at kabayan, anong posisyon ba ang dapat niyang tahakin? Ang maging pangulo o maging vice-presidente ng Pilipinas? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ito ay isang malaking anunsyo na inaabangan ng mga Pilipino mula Luzon, Visayas, lalo na sa Mindanao. Malaki ang pag-asa na mataas na posisyon sa politika ang papasukin ng isa sa tinitingalang mayor ng Davao na maging pangulo o maging ikalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas kay Mayor Inday Sara Duterte at Ginoong Bongbong Marcos. God bless, mabuhay kayo. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.